Ito po yung isang kapatid niya po to. So ito po yung isang para siyang abuhin. So abuhin po na palisayan. So green legs din po siya. High station po. So medyo pumupula na po yung mukha nila. So sign na po na magde-develop na po yung mga stags natin, mga ka-chicks. Ito po. So lalagay ko na to sa fly pen para makalipad-lipad na po sila. So mga 2 months from now, malaki na po to, mga ka-chicks, sa awa ng Diyos. So, good day po mga ka-chickzstyler. So dito naman po tayo sa ating vlog, sa update po lang po sa ating mga stags. So yung previous na video natin last time, ito na po yung medyo nagde-develop na po sila. So ngayon pinaliguan ko to at medyo natuyo na po. Ito po yung anak ng aking machine gun dirty gray po. Ito po isang dirty gray. So na-cross ko to ng isang Gilmore hatch. So ito yung lumabas. Para siyang mayahin, pero may halo po siyang dirty gray kasi yung dibdib pa lang. So ito na po sila. So kahapon ng hapon pinurga ko na po to. So ngayong araw pinaliguan ko, natuyo na po. So maganda na po yung development. Pulang-pula na po yung kanilang muka, mga ka-chicks. So sign na po yan na nagde-develop na po sila. At saka wag nating kalimutan bigyan natin ng tali. So kahit yung mga sirang tali na hindi nyo nagamit, pwede nyo gamitin sa mga stags. So ito na po. Ganda na yung pangatawan, mga ka-chicks. So pinurga ko lang ulit to. After 2 weeks, pinurga ko siya ulit. So para sa preparation niya. So saktong-saktong sukat. So yung farm natin, mga ka-chickzstyler. So bagong grass cutter po. So ako lang pong nag-grass cutter po dito, mga ka-chicks. So ito po yung ibang stags ko. Yung anak po ng aking Gilmore hatch cross sa McLean. Ito na po sila, mga ka-chicks. So tingnan nyo, hindi na po sila ninibago sa kanilang pamaapo kasi nasanay na po sila. Hindi na po sila yung parang lumulundag-lundag. So mukhang nasanay na po sila sa kanilang tali po, mga ka-chicks. Ito po yung cross ng Gilmore hatch at saka McLean. Ito po, mga ka-chickzstyler. Labasin natin yung isa. Ito po yung isa. Ito po, mga ka-chicks. Pinaliguan ko rin po sila. Mamaya mag-i-inject po tayo ng 0.3 po. 0.3. Medyo po, mga ka-chicks. Ito sila. Ito po yung isa, aking cross po ng Gilmore at saka McLean hatch. Yan. Mamaya po mag-i-inject po ako ng mamayang hapon around 5:30 PM. 0.3 lang po, kahit ano pong gamitin yung mga injectable. So ito po yung mga ka-chickzstyler. Kahapon po nag-grass cutter po ako. So mahalagang mahalaga po sa farm natin po, sa manukan po natin, na malinis po. Tingnan nyo po. Malinis. So ito po yung ibang stags ko. Ito running for 5 months na po siya. Yung aking dun gray roundhead. Yan po. Pinaliguan ko yan.
pinurga para at least maganda po yung kanilang paglaki. Ito po mga ka-chicks. Yan po ang aking dan gray roundhead po. Yan po mga ka-chicks. So, maganda yung ito po yung isa. Ito po yung mga dan gray roundhead ko rin. Yan. Mga dan gray roundhead ko yan po. Mga ka-chickzstyler. Kikita po natin, malinis po yung manukan. Yan po yung pinaka-importante po sa lahat. Huwag natin kakalimutan mga ka-chickzstyler. At po sa lahat na po ng subscriber, hindi ko na po kayo mabilang. So maraming maraming salamat po mga ka-chickzstyler sa suporta at sa walang sawang suporta po. So ito po yung farm natin. Malinis. Nag-scatter po. Ako lang po nag-scatter po dito mga ka-chickzstyler. So, lagi po nating tandaan mga ka-chickzstyler, ang kalinisan ay siyang unang magiging magagamit po natin sa ating pagkapanalo po. So, health is always number one. So, thank you po mga ka-chickzstyler. See you next vlog at basta ka-chickzstyler, lapitin ang chicks.